Ayan. Oh, so yun guys, nandito kami sa Riyadh, itong building na to malapit. Ayan. Ayan, naka full battery gear ako ngayon dahil mainit, naka direct sunlight na naman tayo. So maglilinis tayo ng mga outdoor, kaya tayo ay may talakbong para hindi na ngitin yung ating kutis. Sensitibo yung ating kutis. Mga papaya, papaya soap ang sabon. Papaligo ako yun ng mga outdoor unit. So ngayon dito mga kalakmek, at napakadumi yung kanyang air filter, kaya ang hangin nito ay hindi malakas. Kahit ilagay mo sa number 3 ay malakas yung sound lang, yung ganun lang yung sound na labas ng hangin, hindi yung, at saka hihina din yung lamig. Dahil pagka barado itong filter, magyayelo din yan, may posibilidad na magyelo. So ang gagawin natin dito mga kaibigan ay lilinisin natin at baklasin natin lahat yung mga cover na yan para maganda yung pagkakalinis, at may flush din natin yung kanyang drain. At yan mga karakmek, i-continuous lang ninyo yung panonood at para meron tayong matutunan at magkaroon ng kaunting kaalaman o idea sa paglilinis ng ganitong klaseng AC na wall-mounted split unit. Ito nga pala guys ay lilinisin natin ng in-place. Tatanggalin lang natin yung mga cover niya, mga sidings, para malinis natin yung evaporator coil saka yung blower wheel. So panoodin lang guys itong aking video, at maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. Just continue guys viewing. Don't forget to like, share my videos about air conditioning maintenance. How many AC now? Finish? 16 AC. So ito nga pala mga karakmek, lalagyan natin ng takip itong ating control ng AC para hindi pasokin ng tubig kung sakali man matamaan itong portion na yan. Yung plastic lang po yung matatamaan, hindi yun papasok doon sa loob ng ating PCB board para po hindi masira. At ito naman mga karakmek, itong plastic na ito na nilalagay dito sa wall, ito naman ay protection ng pintura dito sa dingding para hindi madumihan yung ating dingding, para hindi magalit yung ating customer at malinis ang pagkakagawa, hindi kalat yung mga dumi dyan sa dingding. Yun ang purpose niyan, mga plastic na yan. At ito namang kulay itim na ito mga karakmek, yan yung tinatawag na wash bag. Ito ay ginagamit sa mga in-place na paglilinis tulad nitong wall-mounted AC na ito, para pag inisprayan natin ng tubig, hindi tumalsik yung tubig sa ibang portion ng ating mga dito sa ating location, para hindi tumalsik, hindi lumabas yung
mga dumi na na-sprayan. Kaya ito yung ginagamit namin na pang cover nitong unit. Ito guys ay galing pa sa Pilipinas. At ito namang chemical guys na ginagamit ko ay ito ay panglinis na para yung mga langis ganyan ay matatanggal niya. Para maputi din yung cooling pins at ma ilabas niya yung mga dumi na nakakapit. At ito naman mga karatmek, itong ginagamit kong pang-spray, itong kanyang gun o nozzle ay adjustable ito. Pwede siyang pahinain yung pressure, pwedeng malakas, pwedeng normal. Ayan, para hindi po masira yung blower wheel. Kailangan natin i-adjust yung kanyang pressure. Ayan, meron siyang adjustan guys itong nozzle. At ito guys, itong nozzle na ito ay binibili ito separate doon sa ating pressure washer. Separate ito guys na nabibili doon sa Asako dito sa Saudi ito guys, para hindi masyadong masira o hindi masira yung ating blower wheel pagka in-sprayan, at saka itong cooling pins para hindi ma-yupi-yupi. Kailangan din natin na mag-ingat sa paglilinis at saka yung kailangan huwag natin patamaan guys yung kanyang electronic control para sure na hindi natin masira yung AC. At dito nga mga karakmek, dating i-flashing din yung kanyang train. Minsan dito mga karakmek ay itong lokasyon ng kanyang drain ay medyo mahirap ito pagka nagbara. Hindi katulad dito banda sa left side, maganda doon ang paglagay ng drain malayo sa PCB board. Hindi matamaan yung PCB board doon banda sa left side. Pero pag dito sa malapit sa control eh minsan may posibilidad dahil yung ibang unit ay merong yung display ay nandito sa harapan sa baba ng PCB. At ito naman ay malayo sa yung kanyang display ay naka-separate naman ito. Kaya ingatan lang natin na bumbahin dahil baka yung main na PCB ang natamaan. So ganito mga karakmek ang paglilinis ng wall mounted na split AC in place. Hindi na natin tinatanggal yung unit at lilinisin sa labas. Hindi na. Dito na lang sa kanyang mismong lokasyon na nating linisin. Ito ang tinatawag nilang in-place na paglilinis. Dahil meron ng wash bag na na-invento. Ang naka-invento nito ay Pinoy din daw. Yun ang balita eh. Na air contact din dito sa Saudi dati.
Yun, maraming salamat sa naka-invento niyan. Dati, plastic lang yung ginagamit namin, yung tulda. So, ayan mga karakmek, natapos natin isprayan ng tubig itong ating wall-mounted unit. At isunod natin naman itong blower para matanggal yung ibang naiwang tubig dito sa unit natin, dun sa blower wheel at saka sa ibang mga parte nitong ating unit. At matanggal din yung alikabok doon sa likod. Yan ang purpose niyang blower na yan. So yun guys, pupunas-punasan natin ng kaunti. At huwag nating kakalimutan na tanggalin lahat yung mga nakakabit yan, mga plastic, para hindi natin maisama dyan sa unit yung mga pinantakip natin dyan sa control. Dito na nga guys yung kanyang resulta. Okay naman yung kanyang drain, wala nang tubig. At saka malinis na guys itong ating wall-mounted na split unit na ito. So yun guys, na ikakabit na natin tong cover. Ayan, tanggalin natin yung plastic para hindi maipit. At ito na nga guys, na complete assemble na natin. Ayan, testing na natin guys. Na ito, number 22 yung kanyang setting sa remote.